123 private rural banks nagsara mula nung 2012. Ang detaling yan mula kay MJ Mondihar. Kapatid MJ. Mahigit 100 na private rural banks na nagsara sa bansa buwan nung 2012. Senatus ng Philippine Deposit Insurance Corporation ng PDIC sa 123 na private rural banks ang tinatawag nilang closure and liquidation order matapos malapit. Kaya ayon kay House Minority Leader 4P, Cardinals Representative Don Libanan, dapat matulungan ang mga maliliit na bangko sa planong pagsasanib pwersa ng Land Bank of the Philippines LDP at ang Development Bank of the Philippines DPP. Ayon Libanan, wala pinahadla sa minorya sa planong merger basta manatili ang credit support ng Land Bank sa small farmers and fisher folks. Bukod dyan, nanawagan din ang kongresista na panalpilihin ng Land Bank ang kanilang pautang sa micro, small, and medium enterprises o MSME sa mga probinsya. Naon nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na layo ng LDP-DDP merger na maabot ang operating efficiency sa cost reductions. Sa pagtaya naman ni Finance Secretary Benjamin Jokno na sa 4.18 trillion pesos na assets ang malilika kung magsasani pwersa ang dalawang bangko. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. MJ Mondihar, kapagin mo sa Balita at Servisyo. Samantala, personal na haharap sa media ngayong araw si PNP Drug Enforcement Group Director Police General Narciso Domingo. Haharap ang opisyal para mapaliwanag kung nasa dumali na pagkakasangkot nito sa malaking halaga ng shabu na nasa bata ng otoridad noong 2022. Matatandaan na isa-isang pulong balitan kagabi, Abril Ajes. Taong 2023, tinukoy ni Interior Secretary Benhur Abalos ang mga opisyal na sila Police Lieutenant General Benjamin Santos, Police Brigadier General Narciso Domingo, Director ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEG, Police Colonel Julian Ulonan, Epe ng PDEG na sa SOU-4A, at ang si Police Captain Jonathan Susongko, Head ng Arresting Team ng SOU-4A. Kasama rin sa listahan ng Abalos sila Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez, YCPDEG, SOUCR, Police Major Michael Angelo Salmingo, Deputy PDEG, SOUNCR, Police Lieutenant General Gonzalez ng QCPD, Police Lieutenant Asgrap Amerol, Intel Officer PDEG at Police Colonel Harry Lorenzo III ng Manila Police District or MPD Mariones Police Station. Habang kabilang din sa imbestigahan sina Police Captain Randolph Pinyon, Chief Intel Section ng PDEG, SOU-4A, Police Major Sergeant Lorenzo Catarata, PSMS Jerwin Rebosara, PSG Arnold Tibay, at Patrolman Peter Gular. Pansamantalang binagbibitiw ni Abalos ang mga naturang mga opisyal para bigyang daan ang imbestigasyon ukol sa issue. Sunshine News Blast. Sa iba pa mga balita, dahil sa papalapit na deadline para sa pagayon ng income tax returns, sinihimok ni Senator Win Gatchalian na mataxpayer na gampanan ng kanilang obligasyon lalong madaling panahon. Ani Gatchalian, bilang mga responsabling mamayan ng bansa, mga taxpayer at may obligasyon na magbayad ng tamang buwis. Ipinunto niya ang kita ng gobyerno mula sa buwis na nagbibigay daan sa pagpapatupad ng iba't ibang programa at proyekto na kinakailangan to sa paglago ng ekonomiya. Target of Bureau of Internal Revenue or BIR na kumolekta ng 2.599 trillion ngayong taon na mas malaki kumpara sa aktual na koleksyon na 2.3 million sa taong 2022. Sa visa ng Revenue Memorandum Circular RMC 32-2023, ang mga taxpayer maaari kayong magain ang kanilang 2022 Annual Income Tax Return or AITR bago sa mismong araw ng deadline sa Abril at 17. At magbayad ng kaukulang buwis kahit saan o saan mang BIR authorized banks or revenue collection officers at BIR district offices bukod sa branch kung saan nakarehistro ang mga taxpayer. Mga pinuno ng PNP at AFP at NBI, nagsisilbing commander ng bagong special task force sa Negros Island. Ang detaling yan mula kay Paul Montibon Jr. Kapartner Paul! Sabi
bilang rin sa mga bubuo ng bagong Special Task Force Negros Island ang mga pinuno ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines sa National Bureau of Investigation. Sa ilan ng Administrative Order 6 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., magsisibing commander ang tatlong ahensya para sa implementasyon ng peace and order sa buong isla ng Negros. Sa kabilang banda, inaatasan rin ang Department of Social Welfare and Development of DSWD na magpaabot ng emergency relief assistance sa mga pamilya ng mga biktima na nasawi sa digam o massacre, habang tutulong rin ang Department of Health para sa pagbibigay naman ng psychological rehabilitation sa mga apektadong individual. Ipinangutos rin ng Pangulo ang maiting na koordinasyon ngayon ng Presidential Assistant for the Visayas na magpagtulungan sa task force sa pagpapatupad ng mandato ng grupo. Matatandaan sa huling update ng digam massacre ay ang pagkakahuli kay Marvin Halaman Miranda na pangunahing mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Dinamo at walang iba pa, habang patuloy ang investigasyon sa nagpapatuloy rin na pagtukoy sa iba pang sangkot sa nasabing krimen. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, walang dapat ipangamba ang China sa idinagdag na EDCA site sa Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi rin naman niya pahintulutan na magamit ang EDCA site para sa anumang offensive action na gagawin ng Estados Unidos. Malig binigyan din ni Pangulong Marcos na para lang talaga ang mga ito sa pagtulong ng Estados Unidos sa bansa, lalong-lalo na kung may kalamidad. Kung wala rin susugod, ay hindi lalaban ang Pilipinas. Sunshine News Blast. Dagdag pang balita, iniikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayusin ang mungkahing pagbibigay ng additional pension para sa mga war veterans. Ito yung sinabi ni Pangulong bilang pagkakilala sa naging kontribusyon ng mga veterano para sa kalayaan ng bansa. Mula sa dating 5,000 pesos ay nasa higit 1,000 na lang ito ayon sa Philippine. Or mula sa dating 5,000 pesos ay higit na sa 1,000 na lang ito ayon sa Philippine Veterans Affairs Office. 25 years nilang pinanukala na madagdagan ang pensyon. Sa ngayon, kakaunti na lang ang natitirang war veterans sa bansa. Operasyon sa paliparan sa natapos sa Semana Santa naging maayos ayon sa BI. Ang detaling yan mula kay Margot Gonzalez. Kapartner Margot! Immigration na BI na naging maayos ang kanilang operasyon itong nagdaang Semana Santa. Ay kay Immigration Commissioner Norman Pensinko, hindi nagkaroon ng aperya sa mga paliparan sa kabila ng pagdagsa ng mga daang libong pasahero. Naging maayos din daw ang deployment ng mga magagawa sa lahat ng paliparan. Matatandaan naman na nasa 35 officers ang kanilang ilagdag itong Semana Santa para lang ma-assiste ang mga pasahero. Ayon sa BI, tumaan niya mga ito sa sapat na pagsasanay bago ay dineploy para maging handa sa namang sitwasyon. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, kapag sa balita at sabi. Samantala, malapit na ang pagtibayin sa kamara, paano ka lang magbawal na sa no permit, no exam policy. Bago mag-recess sa mababang kapulungan, ay aprobado na ito sa pamamagitan ng Viva Voice Voting sa ilalim ng House Bill number 7584 na maaari nang makapag-exam ang isang mag-aral sa elementarya at sekundarya kahit magbigay lamang ito ng promissory note kung kailan ito magbabayad para sa pagsusulit. Inikayat lang na magbayad sa pagsusulit ay hindi makaabot sa susunod pa na taon. Sa ilalim din ang panukala maaaring hindi mailipat sa susunod na baitang o hindi ibigay ang clearance at transfer credential ng isang mag-aral kung mayroon itong utang sa paaralan. Sunshine News Blast. Sa ating huling balitang nasyonal, mariing sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi maaaring diktahan ng bansang China ang Pilipinas. Ito ay matapos nagpahayag ng pagkabahala ang China sa karagdagang Philippine-US Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA site sa Pilipinas. Kasunod nito, sinabi rin na mababatas ay hindi dapat tigilan ng China ang Pilipinas sa pagsasagawa nito ng military exercises, ang US military training sa ilalim ng Balikatan Program. Natatandaan na nauna ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang dapat ikabahala kung walang pag-atake na magaganap. Sa ngayon, minomonitor na ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng simulated attacks sa Taiwan.
Pilipinas. At sa ating balitang ronda, nananawagin si Davao City Representative Paolo Duterte na palawigin ang TESA services sa kanilang syudad. Panawagan ito na magtayo ng district office ng TESA sa Davao City para mas maraming kabataan ang makatanggap ng programa ng ahensya. Saad ito, may 182 barangay sa syudad at 1.78 million na populasyon, kaya malaking tulong kung papapalawig ang serbisyo ng TESA doon. Kasalukuyan, may 113 registered private technical vocational institutions sa syudad at may 3 public training stations. Mayroon din 504 registered TESA programs sa syudad at 33 accredited assessment centers. At kung may TESA regional office sa syudad, asahan ng ni Duterte na mas marami pang kabataan ang makaka-avail sa libreng tech book courses at aalok ng pamahalaan. Naghahanap naman ngayon ang tagapa ni Kong Duterte, TESA scholars, at dapat 18 ang mga ito na high school graduate.